Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ganon. Hindi nila alam guys kasi nausog yung ano, na bago yung time. So, hindi to rerun live to guys. Execration versus SGD. Sa Flames Cup. Semis na to. Kasama ko si Ishii. Eto si Riz, kasama ko din. Hello, Aaron! Hindi to alas 4 na bago nga. Nandiyan sila ngayon sa high grounds, kaya nga nandito kami. Eh, wala magkakas. So, eto. Akala nila 4 pa. Ay, sorry, Aaron. Hindi kita napansin. Dapat tinawag mo ako. Nantay ko lang si Ishii kasi siya yung mag-ano. Ikaw, resupo ka dito. Magsalita ka. Ayun, o. Hello. Ayun, naririnig ko sarili ko. Bali, bueno. Hello, guys. Hello, thank you. Ayan. Ilan ba yung mic? Ay, tatlo pala yung mic. Ayan. So, si Ishii yung magkakas dito. Magbibigay lang kami ng mga side comments. Ganon. Ikaw. Ikaw yung mag-play-by-play. Oh, pag si Mahepi nag-play-by-play nyo dyan. Mag-dubi-dubi-dap-dap yan dyan. Oo, daming ang tao dun eh. Sayang sa mga... Salamat sa mga nagpunta dun sa boot ng sobrang Lupon. Sobrang dami. Thank you. So, ayan, ginising namin si Ishii pero actually gising na talaga siya. Totoo. Hindi lang niya alam na alauna yung laban. Pero medyo naglalagda. Pero bakit nag yung ano, sira. Ewan ko eh. Ayun, naglalagda. Ang taas ng packet loss. Ano nangyari dito? Close na natin to. Ayan, so... Ano, ako na ba mag-play by play? Yes. Oo, ikaw yan. Bakit ako? Kaya mo yan. Kami mga... mga damema. Mga damema lang kami dito. Ganun ba yan? Para naman may mapanood sila na laro kasi since alam nilang 4 PM pa yung game at kayo alam nyo rin 4 PM, eh binago na. True. So 1 PM yung game. Saka sa high grounds naglalaro yung execration kasi sira yung net namin dun. Hindi naman sira saka, yung net. Na PM. Yung sa server lang talaga. Aha, server ba yung PM? Ha? Best of three. Nabuhay pa dun yung Mirana. Oo. Kulang pa yata sa damage yan. Si Pages Board yata. Eh. Sa screw. Tapos eh, hindi kinaya yung pag-sup-sup ni Pugna. Ito. So, ito. SG Dragons. Nagka-try na sila mag-push ng tier 1 tower pero mukhang hindi na de-defend ng execration sa ngayon. And mag-farm muna si TA, I guess. Medyo nagka-play din ng catch-up game itong si Carl sa ngayon. Sa crew. Saka yung tatlong ano, core ng... Kasama namin sila. So, yung tatlong core ng SGD, sila yung nasa top network. Totoo. Hindi kasi napanood exactly kung ano nangyari. No? Siguro natalo sila sa lahat ng lane, ano? Siguro. Ano TA saka Necro sa mid? Oh, yata. Or Ember. Ay, hindi. Ember. Ember nga. Ang yaman ng ES, ah. Yung network 2.5. Sa screw. Pero mukhang execution, mag-defend sila doon sa bottom lane nila. And SG Dragons, they're gonna chill muna while si Mira naman sa top lane. Still farming. Ito, first item ni Dragonlance going for the Maelstrom. I guess hindi naman siya ganun ka-worried in terms of his team kasi alam nila na they have secured yung early map control. Okay. So, TA farming, medyo hindi yata nakapag-stack yung execration dito. And then Carl just, you know, farming and stacking yung sarili niya sa ngayon. While si Shaker, tingnan natin. Ano na may go dito ni Shaker? Ay, malapit na siya mag-break dagger. Malapit na siya mag-dagger. Bilis nga eh, may konting kurot na lang. So, parang lamang lahat yung SGD dito. Best of 3 to eh. So, ang dami din kasi ano eh. Nakakuha na rin ng 2 tier 1 power. Saka isang beses na matay si Earthshaker and meron siyang apat na assist. So, from there,
doon niya nakuha yung gold niya. While si Ember Spirit naman, anong item dito niya? Ay, naka-few item. So, Metal Hammer pa na. Sige, may paparating sa kulay. Mag-uwi yung Maelstrom din siguro yan. Ay, oh, tama yan. Ano na nga siya? Javelin. While si Temper Sassy naman working para sa kanyang Desolator. So, I think Execution, medyo kinukulang pa sila sa damage. Kaya siguro nag-first item, thinking of first item, Desolator. Saka 7k net worth naman nung SGD dito. Pero maaga pa naman yun eh. So, tingin mo kaya naman ng Execution to, no? Kailangan lang nila ng ano. Pag nag-late game yun, kasi kaya. Ano yan eh. Ano, tabi ko? Void saka TA. Kayang-kaya nila. Pag tumagal. Pero pag hindi, uwi. Isang chrono lang lahat yan eh. Pag maganda yung chrono. Sa screw. Nakadepende kay Kuya Nando mo. Nga pala, baka birthday kasi si Kuya Nando. Ay, kaya sana pa birthday na sa kanyang tourney na yan. Ano ba to? Qualifiers? Grand Finals? Ano yan? Semis na yan eh. Kung sino manalo dito, move na yan sa finals. So may waiting na sa finals o may isa pa rin? Waiting. Waiting na kung sino yung mananalo. Oh. Sa upper bracket dito. Oh, ito, ang gandang Echo! Samaan! And ending pa yung Reaper side dito ni Necropos! SG Dragon securing 3 heroes sa side ng Execution. I guess nagkaroon tayo ng Elements of Surprise, pero si TA na Fiend's Grip pa dito ni Bane Elemental, and that will result a triple kill para naman kay Ender. Hindi nila ina-expect na may dagger yung ES. Hindi na nakita. So ayun, sabog ang mga baka. Ayun na nga. So, tingin nyo yung Execution, kailangan na rin nila ng BKB sa ngayon, ano? Kasi, yung physical damage and initiation dito ng SG Dragons is sumasakit na. Or, ayun nga, tumataas na yung levels nila and they're starting to get yung kanilang items to be para manalo doon sa mga engagement na yun. So, after nun, eto na. They're trying to push yung tier 2 tower sa bottom lane. Meron pa silang Crown of Fear, ha? Saka datong-datong itong ano, SGD kasi kagagal lang nila sa ano, sa champion. Sa The National kahapon sa ESGS. Nasa momentum kasi. So true. Kaya, alam mo na. Pang. Meron tayong charge, pero on the backside naman, naglagay na ng Nether Ward. Itong sino mo? Wala. Ayun, may dust, may dust. Ayan. Puro mang walang buhay, oh. Si Mirana naman, focusing dito sa tomb on the backside. Ito na yung Chronosphere, pero mukhang walang damage. Pero ayun na yung blast alam coming man. From net Pug na. Mamatay si Necropos. Nicely done. Double Star Storm. Pero nandun yung time walk na itong si Paces Void. While si Emperor Spirit naman. Delikado dito si Paces Void. Pero in the end, nandun naman si Pug na to back him up. Nandun yung Life Drain. They are chasing for more. Si Nasjo, ayan. Running very low. Do they have enough more traps? Ay, meron pa siya ditong Remnant. Walang Remnant. Ember Spirit. And that will result. 4 heroes, I think 3 heroes dead sa side ng SG. Kung laking bahawi na ng Execution. Kaya natang simula ng comeback nila. Simula na rin ang pagka-disconnect natin. Totoo. Ayan, nag na rin yung DC natin. Na-DC tuloy. Medyo ano nga talaga yung Punjabi na ano, na PLDT. So ayan, tignan mo, tumatalon sila, oh. Nandun na. Ano nangyayari? Naglolo. Kahapon din eh. Usually kasi around this time ako nagtatry mag-Dota. Tapos laging ganyan, nakikita kong ano, packet loss. Oh yeah, packet loss in and out. Tapos yun nga, nagahang na. Mamaya, pag nagano yan, mag-disconnect na tayo. I-disconnect na tayo ng, ano, ng server mismo. So, tignan natin. TA, eto. Meron na siyang Deso. And going for the Blink Dagger next. So, well, si Paces Void naman, wala pa siya naka-cue yung item. Pero meto, meron na siyang Maelstorm. Si Pug na naman, Aether Lens. And then si Undying. So, sa tingin mo, anong kailangan gawin ng Execution dito para magtuloy-tuloy? Oh. Kailangan nilang mag-farm na mag-farm. Hanggang sa matapos ang game. Ako si Kuya Nick, ito si Sir Mike. Ako nga pala si Sir Mike, guys. Tapos si Ate Ishii. So, ayan. Pero medyo hirap pa rin yung Execution dito, ah. Nanalo sila sa teamfight doon sa bottom lane, pero wala kasi na makuha objective sa ngayon. Ano naman siya, guys? Hindi naman siya yung super lag. Bigla lang talaga siyang mistop. Pero babalik naman siya. Bobo yung PLDT, eh. di ba may nag-post pa nga dun sa ano? Sabi, nagpa-tournament pa kayo, naglalag din naman kayo. Kaya nga, yung exe guys, wala kami sa bootcamp. Nandiyan sila ngayon sa high grounds naglalaro. Kasi nga dahil yung net doon, hindi talaga siya stable, nagaganyan. Pero pag nag-globe ka ba, ganun, okay naman. O, talaga, hindi rin na, hindi pa namin natatry. Kasi wala pang ibang ano doon. PLDT lang. Yung Converge ata.
Oh, yung Converge yung naglolo ko. Hindi, hindi yung maganda. So, ito, Execution, making a smoke plate. Tingnan natin. Mukhang nakita nila yung location dito ng Ember Spirit. So, will they be successful? Meron tayong charge coming from Spirit Breaker. Ang gandang summit. And agandang transition yun. After a kill kay Ember Spirit, wala pa siyang buyback dito. So, hindi nila, mahihirapan silang i-contest yung Roshan. Pero saka mukhang, may echo, mahihirapan sila. Ayan. Saka medyo kulang din sa damage yung ano, execution yun para kunin. May TA sila, pero nga, sabi mo, may Earthshaker pa para i-contest yung Roshan. Ayan, enough na yun din yung damage ni Nando. Kaya niya na pumatay ng ES or ng Atropos kasi meron na siyang mom, may mama na siya. Pero SG, mukhang di pa rin siya nagpapatas mapa. At the same time, yung ano, oy! Cancel. Sayang. Nakapag-leap out pa si Mirani na wala siguro sa range or vision. Itong SG. Pero may observer ward sila dun sa gitna. So, unfortunately, ito na, buhay na si Ember Spirit. Pero wait lang, naka-charge na naman si Yaha. Sayang. Medyo close yun ah. Well, eto na, nag-TP na yung dalawang heroes ng execution going to the top shrine. I think may nakita silang hero dito sa side ng Ashy Dragon yung Fissure. I think that was a block lang para makaalis etong heroes ng Ashy Dragon. Tama ba? So, eto, farming phase muna tayo ulit. Anong itemization dito ng Necropos? Eto, mayaman din si Necropos sa second, sa net worth pala natin siya. Pero si TA, ah. Si TA, galing fourth siya. Oo. Nakahabol. After nung kill kay Ember Spirit, ano, ang laking bawi agad niya doon sa net worth. Sa screw. Skip natin. Ayan. So, eto, Roshan. I think both teams are, hinihintay na nila yon or pinagmamasdan na nila kung baka may makasulot niyan. Uy, Yaha, canceling. Ako po, tinamaan na sila yung chains. Eto na. Napaano sila doon? Napa-moonlight. Napatom din. Meron pa silang umanda. Napatom din. Saka tawag dito. May set reward. So alam nila na naka-moonlight shadow. Itong dire side. So mukhang mag-disengage muna yung parehong side natin dito and will not commit on any engagement doon sa mid lane. Pero sama-sama pa rin sila dito. Alam nila na parehong side is parehong pwedeng mag-smoke or make another play para ma-secure ng next objective, which is either Roshan or mag-push ng towers. So, eto na. Going for Glimmer Keep, ah. Etong si Pug na. So, I guess kinailangan niya nung defensive item and para maganda na rin siya for the Reaper site na rin, di ba? Kung mag-glimmer keeping kakampi mo or yung sarili mo. Ayan. Nagbabantayan sila dito sa Roshan eh. Parang gustong, meron talagang gusto silang kumuha ng Roshan kaso kailangan muna nilang pumitas ng isa. It's either yung ES dapat mapitas ng execration dito para hindi sila mabosset sa RS. Saka ano eh, alam din ng Dire Side or ng SG Dragons na lamang sila. So kapag nakuha ng execution ni Aegis of Immortal, at meron silang TA, mahihirapan sila. Uy, si Pug na namatay. Ayan. So mukhang na solo. Ay, hindi pala solo. Pero eto na. Uy, Chrono Spear. Pero parang kay TA pala yun. Set up for TA. Well, sa backside naman, ginamit na rin. Spirit Breaker, yung kanyang ultimate to take down si Bane Elemental naman. And with those two kills, mukhang execution, decided to go for Roshan na lang muna instead of pushing yung tier 2. Saan nag-echo yung ES? Sa taas yata kanina eh. Kasi namatay si ano eh, namatay si Pug na. Si Pug na namatay. So ito na yung chance nila para mag ano, Roshan kasi walang echo. Wala ring moonlight. Huwag lang tatamaan ng pana. Totoo. Sa screw. Eto na, pareho na gumamit ang Dire Scan, Spirit Breaker using himself para i-kite itong si Earthshaker pero mukhang na ay, naagaw yung Aegis! May napana ata sa kanila eh. So, eto na, delikado si Ember. Mawang up time si Ember. Nice! Si Ember, magpapop yung Aegis of Immortal. Eto na, next life, Fissure Stun. Eto na yung Remnant. Ang sakit ng damage. Ayun lang talaga yung malas sa X eh. Yung ano nila, pagro-Roshan nila. Diyan sila lagi na ano eh, nababawian. Nalulugi sila lagi diyan. Hindi kasi nakita ko anong nangyari doon sa may loob ng ano, no, ng Roshan pit. Baka yun nga, baka may tinamaan ng pana. And but then again, that's a really nice play coming from I think si Ember Spirit yata yung nakakuha ng si Jonas nakakuha ng ano.
Ang ganda nung ano, nung contest nila doon sa Roshan. Ay nga, kulang pa sila doon, ha. They didn't have Echo Slam. And yung dalawang supports kasi, they were zoning out si Earthshaker, di ba? Mali siguro yung, feeling ko mali yung pag-zone out nila doon sa East. Kasi wala namang Echo yun eh. Parang Fissure lang yung pipigil sa kanila. So dapat siguro binantayan nila mismo yung dalawang core. Yung Mirana or yung Ember. Saka may vision din yung Execration, ha. Ito, may vision sila doon sa may Radiant Jungle. So, alam nila na paparating yung, ay may sa entry ward din sila kung Moonlight Shadow man, di ba? Oo, so dapat ang synergy siguro doon ni, ano, ni Bara yung Ember para hindi na agaw. Ayan. Pero Bounty runes na secure dito yung SG Dragons. Apat na Bounty yata yung nakakuha nila pero si Undying nga. Or si Kimo, risk his life para makakuha, masecure sana yung Bounty rune. Unfortunately, nandun yung SG Dragons or si Ember Spirit para backupan or kunin nga yung Bounty runes. Ay, sorry. Ayan, naglag na naman. Naglag na naman. So ito, hinihintay natin. Maka-connect tayo. Connection problem. Timed out. Ayan. So guys, ano lang to kasi biglaan to na cast. Kasi wala sila, tulog pa sila. Kasi nagka sila hanggang morning ng ESL. Mm-hmm. So eh, kasi hindi nila alam. Eh, pumunta na kami para may mapapanood na kami. So, eto na. Medyo may konti tayong lag, pero mukhang Earthshaker. Naka-Moonlight Shadow. Walang detection dito yung Execration. Ako po kung sakali, magandang Echo Slam to. Pero mukhang pa-expire na yata yung Moonlight Shadow. But Earthshaker still hiding on the trees while Execration naman. Good thing, walang nakuha ang casualty doon sa engagement doon sa bottom lane since wala pa din naman si Pugna on that engagement. So, eto. Speed push muna si Yamaguchi. Ano ibig sabihin ba yung Yamaguchi? Apelido niya yan. Oh. So, mas kilala siya dahil sa pangalan na Terong. Mm. Half Japanese ba siya? Sa Screw. Pero hindi siya mukhang Japanese. Mukhang ano? Wala, oh, mukhang Kargi. Yun yung dito number one, lag free. Sabi nila doon sa event. Lag free. So, sundin nila, ano, tawag dito, igalang na lang natin yung nararamdaman nilang lag free. Kahit naranasan natin yung lag free. Upper bracket nga pala to guys, ha? Yes. So, yung mananalo is waiting para sa finals. Ayan. So, si Mirana, meron na rin pala siyang PKD dito. So, medyo paunti-unti na sumasakit dito yung ano, SG Dragons. Tingin ko yung Execration, kailangan lang talaga ng ano eh, ng solid teamfight. Parang ginawa nila kanina. Ginamit nila yung Chromosphere para masecure si Necropos. I think that was a huge win for them. Oy, na Yule Scepter. Good, quick reaction coming from Ranpo or kay Necropos. So, yes, BO3 to guys. Uy, eto na. Nag-post na tayo. Ayan na. G, sorry. TA lag. Uy, naglalag daw si ano. Si Carl. Pero kung back to the Dota game tayo ulit. 7k net worth lead. Kumbaga, isang team fight lang yan na masecure na Execration. Ayan, mag-shift na agad or madali silang makakabawi dito. Tingin mo, sino yung priority Chronosphere dito? Ako, para sa akin, yung Ember. Yung Ember. Ember. Pero siguro, baka isipin nila, ES. Kasi maraming pwedeng dumigil sa kanya. Oh. So, feeling ko kailangan niya dito ng, ayun na, BKB or Lincoln. Oh. Mga ganun. Para may hindi siya mahawakan. May grip pa, diba? So, oh, yun. Sa mga nagtatanong po, si Iris, yung younger sister ni Alec. Yeah, ulit po siya ni Alec. Baka kala nila si Alec ka. Ay, hindi ah. Bakit naman makadenay ka naman? Grabe naman. Wag na. Joke. Joke lang. Tulog si Alec. Walang bago. Mamay nanonood yun sa taas. Amen. Buti na lang tulog. May ano sinasabi mo dyan, ha? Mas bata si Risto. Ito. Ganun pa rin yung net worth natin dito. So, yung Aegis is wala nga pala. So, I guess both teams are just chilling for now, farming. Tignan natin kung sino yung unang magme-make ng smoke play dito. Pero ang gandang vision dito na Execration, ha. Halos kita nila lahat. Eto na, naka-charge. Nether Ward. Eto na yung Nether Ward. Oh my God. Nakapag-BKB pa. Pero tignan natin, will that be enough to secure si Mirana? On the backside ng magkatipi si Earthshaker, back to the base. Si Mirana makapag-damage. Oh! Ay, oh my God. One more right click, ayun, pero sa backside naman, makukuha nila si Bane Elemental. So with that kill,
Tignan na natin. Well, si Raan po naman magtatahago na lang dito sa puno. Sayang yun, na-commit nila dun yung ano, Chrono, ha? Oo. Pero hindi at least, na na-force din nila mag-BKB dun si, ano? Si Mirana. Si Mirana. Ano commit bang BKB? Ala, hindi nakapag-BKB yung execration. So, kaya pa nila lumapad. Pero delikado. Ay, tulog. Si Anday. Nakaret ng kamatayan. Facebook muna. 70 seconds. Diyos ko, Lord. Napakatagal niyan. So, mukhang aggressive pa din, ha? Etong... kasi ngayon nga, alam nga nila na walang Chrono Sphere doon, so... Papalag talaga yan. Ayan. So, ginamit din nila yung Moonlight Shadow para makuha yung kill doon sa mid lane kanina. So, ngayon, kahit na nakapag-pick off yung Execration, tagot sila pa ngayon na nagpe-pressure ng Tier 2 Tower sa gitna. Well, si Pugna naman, na-secure din naman niya yung Torrent sa taas. Kapag hindi na rin masama, even trade na rin yun for Moonlight. Oh, yes, guys, sila yung nag-champion sa The Nationals kapon sa TSG. Yung SGD. Kaya, ano yan, datang-data pa hanggang ngayon. Oo. Oh, wala na rin pahing-pahinga, no? So, anong oras na natapos yun? Mga 12-something na tayo. Kumbaga, yung iba naglalabasan na, tapos pasimula pa lang yata yung Grand Finals nung kahapon, di ba? Oo, oh, oh, kasi, ewan ko, nagdolo ko rin ata yung net. Ito, Yul Scepter set up. Ginamit na yung ultimate from Spirit Breaker. Grabe naman yun. Makakapag-charge out si SB, so... Okay naman, mabubuha siya from that 2 cores ng SG Dragons. Oh, muntik na rin mahuli si Nando doon, ha? Uy! Oh. Arrow! Hindi yata tinamaan ng arrow, pero nandoon. Ay, hindi tinamaan niya yata ng bana. Tinamaan siya. Oh. Na-echo siya doon. Pero ginamit na yung echo doon, ha? Yan. Bukang gusto yata namaban ng execration dito, ha? Kasi walang echo. Hindi natin, pero yung tatlong heroes ng SG Dragon is actually around the area. Pero ewan ko lang. Uy, ako tinamaan si Bay. Pero tinamaan din ang Pana on the backside man. Fisher stun lang from Earthshaker. He will try to TP out. Aabot ba? Nope, hindi aabot. Wala silang pang-cancel. And looks like 1-for-1 ang trade doon. So, laging support siya nabipick off sa ano ah. Kung nga napasin ko, ang pang-cancel lang nila is yung charge kay Bara. Saka yung kung may Chrono. Oh. Wala na silang ibang pang-cancel. Tingin mo, TA, does he need to invest for a Hex soon? Or... more damage na sila or si or ibibigay na lang nila yung damage nila kay ano siguro kay Rolando hex na hex o saka ano yung malevolent mga malevolent o yung Bloodthorn ganun kasi usually na may binibid kay ano kay TA ngayon eh malevolence yung nullifier mm-hmm. Tapos hex mga ganun kasi minsan talagang tinitipihan lang siya niyan. Uy, nakita yung dalawang supports dito. Eto si Kimo using the Decrepify. Ay, Decrepify. Yung Decay. Ayun. Pero makukuha ng easy peasy ng SU Dragons yung kill doon. I think nag-try lang mag-ward doon si Kimo. Grabe, pero ha? Nakakita nila si Pugna. Delikado. Arrow setup. Nakulong pa. Wala na. Finish na yata. Dinecre niya yung sarili niya. Just delaying the damage. Or, uy, napa-BKB pa. Misclick ba yun? Siguro akala niya baka mag-follow up pa yung execration. Oo, pwede siyang ma-burst eh. Hindi, pwede pa rin siya talaga patayin kung siya nag-BKB. May dagon yung Pugna eh. Oo, ayan. So, good investment for execution. Eto na, nag-blink in Searing Chains. Unfortunately, hindi tatama dito kay Nando. Doon may BKB para man si Faceboy dito. And nag-give up na yung SG Dragons. I think they were just trying to burst him down just in case. Pero ang gandang sayo ni Crab Slow sa dalawang course. Ito na, ginamit na yung Ghost Shroud. Ito na si Nashjo. Ang gandang Chrono Spear. And that will result dead for Ember Spirit. Naku po, delikado dito si Spirit Breaker. May echo ha, may echo. Si Earthshaker naman, patiently waiting. Ito na, tumama yung Enchant Totem. Nandun na rin ito, BKB from Carl. Tignan natin, delikado si Earthshaker. Moonlight Shadow, pero Pins Grip on the backside. Nasaan yung pang-cancel? Naku po, where is my team? Ang lahi na pala ni Faces Boy doon. And mukhang mamamatay pa. 3 heroes have died inside ng execration. Ito na yung Nightmare, Double Star Storm. Mukhang wala na rin. Finish na rin itong si Kimo. And that is 4 heroes dead sa side ng execution. Only for an Ember Spirit. Ay, wala na talaga silang pang-cancel sa grip eh. Kailangan Chrono talaga lang niya mag-link or, ano, charge. Ayan, tas nag-lag na din. Sabay ng lag. Tawag dito. Sa tingin ko, ano, si Spirit Breaker, siguro kailangan niyang, anuhin, i-keep in mind yung Bane Elemental. Kasi nga siya lang talaga yung pang-cancel. Kaso namatay rin agad siya dun. Yun nga, na-reaper siya. Kasi naghahabol sila eh, di ba? They were trying to chase more heroes since alam nila that TA, ayun nga, nakapag-BKB ba na sila, they want to fight. Pero si Nando, wala na siya dun eh. Nag-back off na siya. Decided to farm dun sa bottom lane. And kita nyo naman guys,
Ito na yung second row siya natin. So this is Aegis and Zeus. So dapat nag-back na sila dun o napatay nila yung Ember eh. Kasi wala nang chrono eh. Wala na yung masyadong gagawin si Nando eh. Uy, naku po, Nightmare to stun set up. Delikado si Faceless Void. And that will be an easy kill for SG Dragons. And mag-charge out na lang itong si Yaha. Grabe yung setup dito ng ano ah. Sure kill ka talaga pag napameme ka eh. Oh. Meme hard, sabay Fissure tapos Panna. Nahihirapan yung execution ngayon sa laban natin. Lalo na nakakuha pa ng SG Dragons itong Aegis of Immortal. Si Ember Spirit yata may BO, di ba? Hindi, wala. Pero he's on the top lane. Kumbaga, they're not committing as much dito sa push nila sa mid lane since wala na ring tier 2 tower. Pero top net worth pa rin tong si ano. Pero parang kinukulang sila ng ano, ng damage at lockdown talaga no? Sa bottom lane. Eto na lumilipad siya. RJ ko binigay na yung Echo sa pero ang gandang Nightmare, I think na dodge yata yung damage yon. Fiend's Grip binigay dito kay Spirit Breaker and patay na rin si Pugna yata ito. And Yaha trying his best to take down another hero bago siya mamatay. Can he? Nandiyo niya yung Taan Totem pero medyo masakit yung damage Spirit Vessel pero ang gandang Nightmare setup. Grabe, tignan natin, eto na, nanamalamipad. Grabe, grabe yung ginawa ng dalawang support doon. Grabe, yun nga, dalawang support versus... Dalawang, hindi isa yung Pugna, pinatulog niya yung ano. Ayun. Kaso nahuli nila yung Ember. So, did manage to secure kung magka-consolation prize na rin yun after happening doon sa bottom lane. Grabe yung ginawa nung Atropos doon ah. Pinameme niya isa sabay hako sa... Ako? Mm-hmm. Galing. Ang galing mag-ano, magpameme. Sino ba yun? Si Samuel... Si Samuel... Jamwell ba yan? Si Januel. Ang galing ng ginawa nila doon. Minamicro nila heroes ng execration eh. Kasi nga, ayun nga, alam nila na wala naman silang pang lockdown sa kanila. Sa kanilang dami. Saka kahit sabihin mo na Spirit Vessel ni Urch ni Spirit Breaker sa Earthshaker para hindi maka-blink-blink. Meron kasi siyang ano eh, Agony Scepter. Saka meron siyang pinatulog siya kaya hindi naman yung damage nung ano. Oo, nung Spirit Vessel, no. Oo, dapat patay na siya dun eh. Ayan, ang gandang microhan kumbaga. And eto na nga, going for the Daedalus, etong si TA. So, damage na talaga. So, just need to burst down one hero for sure kapag nag-Chronosphere etong si Nando. So, ano ba tingin mo yung magandang buuhin dyan? Ayan o. Ni Faceless Void? Tingin ko parang ang magiging position 1 or damage hero talaga nito si Carl eh. So, hindi na rin masama if he wants to invest for an Agony Scepter. Para Chrono na lang siya ng Chrono kahit sa anong hero dyan. Mabilis na lang cool na. Kasi nakakapatay naman na sila eh. They have enough damage to take down Ember or maybe si Mirana pero medyo palo si Mirana eh. Sakit daw, naka-Verizon. So ito, tignan natin. Meron pa rin silang Aegis of Immortal dito and dalawang Siege Crypto. Dalawang Catapult trying to damage itong Tier 3 tower sa taas ng Execration. Tignan natin, will they be successful? Moonlight Shadow, na-commit dito. Narinig tayo. Uy, may nadagon. Ayan, tapos naglalag tayo. Tignan natin kung anong mangyayari. Kung anong susunod na kabanata, abangan yan sa pagbabalik ng The Boss. Ayun na. May namatay ba? Wala naman namatay. Wala pa naman. May Aegis pa yung Mirana. May Aegis pa yung ayun, nag-Chrono. Meron ba yung nahuli? Parang yung yes. Kaya gilin mo yung daming skin na lumilipad. Oh. Diba? Okay. Tignan mo. Ano na, PLDT? Ang totoo. Ano? Kailan nyo gustong bumalik, oh? Ang daming lumilipad, oh. Yung Tori, ang layo ng ayun, nabasag na ng SGD yung first, ano, yung last tower sa taas. And cheering chains. Tapos namatay si Yaha. Ayan na, di ba? Ayun. Pero mukhang may Aegis of Immortal pa rin yata itong si Mirana. Di pa yata na-claim yan. Ayan. So, Tier 3 tower is down. Tignan natin if they're going to try for more pero medyo low na sa mana si Mirana. They do have the sustain pero with the Dekre mukhang magbaback muna and wala na rin si Necropos. They don't have that frontliner hero that could tank yung damage ito ng execution. So, si Tempest kasi mukhang tatapusin niya na itong kanyang Dragonlance going for the Hurricane Pike para naman siguro doon for the Ember Spirit or pang kahit na rin ng heroes or good defensive item na rin at the same time. So, anong
Anong oras pa ba itong HD? Kung mag-expire na rin yan soon, kaya siguro... Nakanin yung chest. Sa necro, pero... Ayun, pero... Hindi niya pala nagamit. Pero pag tumagal talaga to eh, tatagal talaga to. Pag tumagal to, tiwala lang. Tatagal yan. Ganun. Kulang pa talaga kasi sa damage tong si Nando. Ayan na nga, mag-aganin pa siya. Yan, pag nag-aganin siya ng goal. May 4100 naman na siya eh. You should have... Oy, kami nagkakas kasi hindi nila alam, so napalaban na kami dito. Ganun. Kanina, nandun kasi sila ngayon sa high grounds kasi nagloloko yung net sa camp. So ito, laban lang para sa ekonomiya. Ganun. Uy, naku po! Three-man Echo Smack! Grabe yung Earthshaker! And that is automatically three heroes deleted sa side ng Execration. And then TA... Grabe yung Echo doon ng Earth Missing. Kanina pa yung DS na yan eh. Echo Slamang Mama! Ganun, sabog lahat yung mga jet lag nila. Grabe, ang ganda lagi ng pasok ng Earthshaker. No? Kasi yun nga, meron silang frontliner heroes na doon. Sino ba yan? Si Ran po? Si Shanks? Oo, oh, yata. Ayan. Ay, hindi! Si Kirit. Kirit. Si Kirit 2. Oh, si Kirit 2. Baklang 2. Ganon. Ako nagdo-drawing pa. Oh, ano yan? Grabe, sobrang ganda nung echo doon. Ganon ako mag-echo eh. Di ba Earthshaker load ka rin ba? Sa true lang. Wow. Upload ko nga yung mga echoes lang. Hanga place mo. Wow. Pero 20 seconds left. Bago mabuhay si Faces Boy, he still has the... tawag dito, the Chronosphere, kung mabubuhay siya, pero mukhang itong top rocks dito ng Execution is delikado na. Ember Spirit, Searing Chains lang. Tignan natin dito, decay, pero mukhang wala na silang panglaban. And SG Dragons, are they going to chase? Meron silang Chronosphere kung sakali, doon na wala ng Shrine sa backside, ang gandang two-man Searing Chains. Makakahit tinamahan pa ng pana. Sobrang pero, bayad na bayad yung mga pana dito kasi talagang imposibleng hindi tatama. Oh. Be sure, merong Searing Chain, may sleep, di ba? Dami, no? Pag tinamahan ka, tusok talaga. Tapos, ayun, pahinga ka muna, kuya. So, ang ganda ng, ano, ng synergy ng ano, SG Dragons, di ba? Lagi silang sama-sama. They always have a backup just in case na they want. Kumbaga, they have a solid goal or yung rotations nila, ang gaganda din. Mm-hmm. Kaya, yung nagiging possible, yung mga engagement na yun and yung mga pick-off na yun. And so, pareha sila nag-smoke dito. Tingnan natin, mga Addictus, Benedictus at... Naka-aganims na ba si Nando? Oo, oh, binili niya kaya naman siya ng ano, buyback kanina. Oh, yun nga, diba, maglilinkin siya. Uy, oh my naman. God naman talaga. So alam na ng SGD. Na nakasod sila. May tinamaan doon. Nakapo. Pero... Yung gem pala, nasecure din ni Earthshaker. Kaya nahihirapan na rin. Nasecure nila yung mga ano, TA traps. So kumunti na din yung vision na Execration. Isa yes, sa mga guys. Ano, live to, guys. Wala lang kasi magkakas. Kaya dito kami. Live to live. Ano to? Flames Cup. SGD versus Execration. Upper bracket. So, Moonlight Shadow dito. Anong level 25 level si Mirana? Anong talang kinuha niya? Oy, Moonlight Shadow cooldown. Ako hindi ko na yan kinuha kasi parang mas inisip ko. Mas magagamit mo yung pana. Pero, siya yan eh. Hindi ako yan eh. Bala siya dyan. Pero ito, mukhang nagbablock na naman dito yung dark side to take down yung mid lane naman or maybe just, you know, baiting or waiting for Execration to siguro umalis ng base and then nandun na nga yung setup nila. So, ayun, kung wala kasi silang pang save, ano, let's say, parang Shadow Demon or meron silang, uy, sa backside, kala ko may ano, may so, since naka-aganims na si Nando, hindi na siya magtatatlong isip kung sino iko-chrono niya kasi mabilis na lang yung cooldown ng chrono niya. So, next na siya sa Lincoln. Mahirap kasi talaga, hindi siya makakahampas eh. Saka isa pa yung tanggal ng damage niya, na yung feeble ni Atropos. Mahirap din. So, eto na. Both heroes. Tignan natin yung buyback dito. Ah. So, ayan. So, si TA, meron siyang buyback. Ember and Mirana, actually, wala silang buyback. Necro, Du has buyback. And si Earthshaker. And the rest, wala na. So, kung mapatay nila dito si ano, si Mirana or si Ember Spirit, malaking bagay yun kasi pwede silang mag-siege ng high ground doon. Sa screw, pwede silang mag-push siya mid. Makakadalawang barracks atas if ever. Kung hindi sila mamamatay. 24k net worth na pala ang SG Dragons dito. And ayun nga, mas lalaki pa yan. Lalo na't Execution has been sitting sa kanilang base for a good 2 to 3 minutes na. Si ba may hawak ng Ate Gemma?
sa SG. Si Necro po siya ata kanina. Si Ate Gemma. Ay, Air Tracker na pala. Kay ES si Ate Gemma. Natin dito. Ay, yung Execration ba? May gem pa rin ba sila? Magiwai. Nakuha ng wala. Ako po, Diyos ko, Lord. Delikado. Moonlight Shadow cooldown pa naman yan. Laging invisible dito yung... Dagon, ano na ba si Yam, si Tero? Dagon, 4? 5. 5 na, masakit-sakit na yan. Bongga na yan. Natin dito. Mukhang magta-try mag-wrap around yata yung Execration dito. Profit. Grouping up. Or maybe securing vision. Ayan. RS? Nag-RS? May RS na ba? Ah, meron na, meron na. Ito. Ay, may so, double damage po kasi baka pero. So, nag-RS na sila yung... Ayun. Lang na. May referee na yan. Dalawang echo. Ayan na nga. Feeling ko sa dalawang echo. Ay, naka-hex. Diyos ko. Ang yaman. Grabe. Ang yaman ng ES. Sino ba yan? Sino yung may heart? Ikaw, wala ka bang puso? Charot. Ito si Necropos, meron na pa ng heart. Grabe, sobrang paano yaman dito. Paano napapatayin? Lahat mayaman sa SP. Sa Saanik pa to, oh. Tingnan mo nga yung network niya, Ishi, ng ES. Oh, mayaman pa siya sa, ano, sa Pugna, saka sa Void. Ako po, delikado ngayon. At ayan na naman si ate mo, lag free. Sabi nila, lag free. Ilan nyo ba yung naayusin, PLDT? Ayun na, tumalo na si Nando. Aso din natin. Ayan, numunormal si Carl sa hangin. Oy, bang on, oh, diba? Kung ano nangyayari. Double damage pa yun si Mirana. Oy! Nag-pop yung Lincoln Spear. Si Ran po, nakakuha ng kill dito kay Nando. Namatay din yung courier. And godlike si Mirana dito. While BKB was pop on the Mirana with a double damage. Napakasakit ng right click damage coming from MCY. Yaha, delikado. Patay na rin pala si Nando. And itong si Undying. It looks like this might be a high ground push. Buybacks coming out. Si Pugna nag-buyback na rin to defend yung kanilang high ground. Pero walang buyback dito. Si Nando or etong faces board nila na merong Chronos Gear. Unfortunately, was sa bottom lane naman, si Ember Spirit, umi-split push din, trying to divert or split yung attention dito ng Execration for them to focus yung racks dito sa gitna. And mukhang ibibigay na ng Execration itong kanilang mid racks. And since kulang pa nga sila, three heroes are still dead, they might go for Mega Clips na dito. Ito na, Moonlight Shadow. Makukuha yung tier 3 tower. Walang magawa yun si TA. Nabuhay nito si Spirit Breaker. 50 seconds pa bago mabuhay si Nando. They don't have that huge crowd control sa side ng Execution. Si Ring Chase magkukuha sa dalawang heroes. Sige mo, delikado. Pero ang gandang decree. But that echoes na from your Earthshaker. But unfortunately, mamamatay siya. Nice damage from TA. Eto na. Right click lang from Carl. Eto na yung next life from Mirana. Nagpahibak na dito si Earthshaker. Pero, pabugo. Ang dami pa lang babasagin ng ano, ng SGD dito, dalawang isang tom tapos ward. Pero eto na, makukuha nila yung racks, Ember Spirit blinking in with the Shiva's Guard, kinamaan dito ng Searing Chains. Eto si Spirit Breaker na Spirit Vessel pa, will he survive? Pero mukhang nag-go pa rin, nag-rem ng alt, pero on the backside naman na, echo stun nila si Carl. Pero he does have buyback, he's down for 90 seconds, hindi mo niya ginagamit, pin grip dito. May buyback ba siya? O saan siya nagpa-buyback kanina? Hindi na siya nagpa-buyback, pero mukhang hindi na rin talaga siya magpa-buyback. Hindi na ano eh. Kasi wala na, wala na siyang kasama. Ayun, nag-chrono! Ayun! Yung buyback from TA, mapapatay nila. Itong si Necropos, pero ang sakit ng damage dito naman si Nando. Hindi siya makapalag dito kay Mirana. Pumasok na sa loob. Ang lakas ng confidence dito ng SG Dragons. And now, buybacks are coming out from both sides. Pero si Necropos pala, wala siyang buyback dito. And I think that settles yung engagement natin. Uy, pero wait lang, may heads pa tayo dito. Fissure, ayan, and Jan Totem, Searing Chase, BKB from Karn. Ako po ka, babuyback lang yan. Pero mukhang wala na silang panghabol. Arrow will miss. Pero mukhang delikado na yung tier 4 tower dito. Yes, guys. Life to life. GG. So, yung GG was called. So, 1-0 in favor of SGD. Best of dito, guys. Upper bracket ng King's Flame. Ay, King's Flame. Flames. Pinagsama ko yung tourney. Flames Cup pala. Flame Cup. Ayun. So, ang ganda lang ano, pinakita ang performance dito ng Sterling SGD. Global Dragons. Oo, pero muntik na makabawi doon yung Execration. Meron, talagang doon lang talaga sila natalo sa Rose Anne na yan, di ba? Kung nakuha nila siguro, nakuha ng Exe yung RS, siguro ibang
ibang kwento dun eh. Kasi hindi natin nakita kasi yung camera eh, sobrang T eh. Pinangat sa dun sa ES kasi sila nakatingin. Sa ES sila nag-ano. Sayang nakahabol na sila. Hindi kasi nila na fast ilagad yung ES eh. Pero kung... sa screw. Live to guys! All the way from Thailand. So, wadi ka. Ganon. So, there you guys have it. Tapos na po yung game 1 namin. We're still gonna go back for our game 2 and possible game 3. So, once again, I am Ishi together with... TK! Ayan. So, magbabalik po tayo after a short break. Nag-load pa kami doon, ha? Ishi, ha? Ayan, wait. Babalik kami, guys. Live to, guys, ha? Ayan, magbabalik po kami. Bye-bye. Now, get the chin, Anna!